Hello guys, welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan natin ngayon na this time ay ang tungkol dito sa paghuhukay, no? Yung magiging gastos natin sa paghuhukay. Bali, ang magiging basihan na naman natin ngayon ay yung productivity rate ng Philippine construction productivity rate, no? Bali, productivity rate ng labor, bali 6 man-hour per cubic meter. So, yun yung magiging basihan natin. Average sa speed yan, guys, nung labor, no? Manual tayo, no? So, syempre, i-discuss din natin yung later on, yung pag-compute naman, pag-equipment naman ang gagamitin natin mas mabilis, no? Since maliit lang yung project, no? Gagamitin muna natin yung manual. Bali, ang pag-compute, no, guys, no? Bali, since gagamit tayo ng cubic meter, no? 6 man-hour per cubic meter daw. Cubic meter, kailangan nating ma-compute yan, no? So, bali, para ma-compute natin yung volume, bali, mumultiply lang natin yung width sa length sa height. So, kung ilan yan, iti-times natin yun kung ilang pundasyon yan, no? Na huhukayan natin. Kung 10 yan, iti-times 10 natin. So, bali ang magiging sukat ng huhukayan natin, yung lapad niya 1.5 meters, yung haba niya 1.7 meters, and then yung namang lalim niya, no? Height ang nailagay ko rito, 1.2 meters naman. So, kung nasa ilalim tayo, height pwede yun, no? So, kung nasa taas naman tayo, depth naman, no? 1.2 meters ang ginamit ko. Okay, so, kailangan nating mag-compute ng volume. Para makakompute tayo ng volume, kailangan natin gumamit ng formula. Ang formula ng volume, bali length times width times height, no? Kaya lang, yung volume natin, para ma-compute natin, ito yung gagamitin natin, 1.7 meters times 1.5 meters times 1.2 meters. So, ang magiging volume natin dyan, ang sagot natin dyan, 3.06 cubic meter. So, pag multiply natin yung mga yon, no? So, ito yung volume natin sa isang huhukayan na pundasyon, no? Ngayon na, kung 10 yung magiging pundasyon natin na huhukayan, o itatimes 10 natin yan. So, yung total volume natin, kung 10 yan, ganito siya, no? Total volume is equal to 3.06 cubic meter times 10. Okay? So, yung magiging sagot natin yan, 30.6 cubic meter. Ayun yan, no? 30.6 cubic meters pala. So, yun yung kukunan natin ng labor cost. Pero bago natin kunin yung labor cost, guys, kailangan muna nating ma-compute yung total man-hour, no? Kung ilang oras huhukayin yung 30.6 cubic meter na volume na yon ang mauubos, no, sa productivity rate na 6 man-hour per cubic meter. So, yung total man-hour na gagamitin natin, 6 man-hour, siyempre, per cubic meter times yung total volume na 30.6 cubic meter. So, ang magiging sagot natin dyan, no, sa total man-hour, ito yon, 183.6 man-hour. So, ibig sabihin, yung 30.6 cubic meter na yan, gugugol tayo ng, tatagal tayo ng 183.6 na oras. Ayun yun, no? Kung ang maghuhukay, yun, no? 183.6 man-hour, no? So, yung productivity rate natin, kung yun ang gagamitin natin. Okay, so, compute na tayo ng labor cost. So, ang labor A natin, kung dalawa ang gagamitin natin, uubos siya ng 8 oras bawat araw, syempre, no? So, bali yung labor B, no? 8 man-hour per day din yun. Ayan yan. So, yung dalawa, bawat araw, 16 man-hour per day yung dalawa, no? So, para ma-compute yung number of days, 183.6 man-hour, i-divide natin yun sa 16 man-hour per day dung dalawang labor.
Okay? So, yung bilang ng araw natin, pag dinivide yung 183.6 man-hour divided by 16 man-hour per day, man-hour, cancel, day ang matitira, ang answer natin dyan sa number of days, ayun yun, 11.47 days. O sabihin na natin, 12 days na. Ayun yun, no? Dito naman sa, since nakuha na natin kung ilang araw matatapos yan, yung paghukay, no? Yung labor cost natin, makocompute na natin. So, ang sahod ng labor A, 400 bawat araw. So, yun namang labor B, 400 bawat araw. Yung dalawa, 800 bawat araw yun, no? So, sasahod yan ng 800 pesos bawat araw. So, yung labor cost natin, magiging ganito siya. 800 pesos per day times 12. So, ang magiging answer dyan, bali 9,600 pesos na gastos natin sa paghuhukay. Siyempre, 800 times 12 days. Okay, so kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, at saka notification bell para ma-notify kayo sa mga next video ko. Thank you very much po and God bless po sa inyong lahat.